Good evening, mga kapatid. Dinding po. Sige po, batiin natin ng magandang gabi, mga kasama natin. At happy fiesta po sa inyong lahat. Happy feast. Kasi ang November 1 ay solemnity, no? O ito'y dakilang kapistahan ng mga banal. At sa English, All Saints Day. Very good, children. So ano ngayon yung ating dapat malaman sa pag dumarating ang November 1? Well, tayo nasanay na po, no, mga Pilipino, na kapag dumarating yung November 1, tayo ay pumupunta sa sementeryo para mag-party. Diba yan naman talaga yung dating ginagawa? Kaya nga nung natatandaan ko po yun eh, nung wala pa ako dito sa Kuwait, siguro mga 9 years o 10 years ago, pinagbawal na po yun eh, yung party, yung malalakas na sounds, tapos yung nagbabaraha sa ibabaw ng nicho, diba? O kaya ginagawang picnic, no, yung sementeryo. Kasi nga, dapat kapag pumunta ka sa sementeryo, anong dapat gawin? Magdasal? Anong dasal? Para sa mga kaluluwa. No? Kaya lang, siyempre, ganun talaga eh, naging tradisyon, no? Naging ugali na natin, kaugalian na natin yan. Sa totoo lang po, hindi lang naman tayo gumagawa niyan eh. Even yung mga nasa ibang bansa po, sila nga mas grabe rin nga yung ginagawa nila eh. Talagang nagsasaya sila. Kaya lang, may purpose sila dun sa ginagawa nila. No? Kasi gusto nila maging masaya yung kanilang kamag-anak na namayapa. Ganun po yun eh. So, well, ganun pa man, sa, yun nga, sa katotohanan po, yung November 1, araw po talaga ito ng mga banal. Hindi po ito araw talaga ng mga kaluluwa. Ang araw ng mga kaluluwa ay bukas, November 2. Kaya lang nga, naging traditions na natin. Ngayon, ano yung pinapaalala ngayon sa atin itong November 1? Kasi All Saints Day nga. Siyempre, alam na natin kung ano yung mensahe sa atin ng pagdiriwang na ito. Even the readings today, anong sinasabi? Dapat, kasi meron naman tayong isang tawag eh. Tayo tinatawag lahat as a Christian, as a Catholics in particular, na tayo'y dapat maging, pagdating ng panahon, ay maging mga banal. We have a common call for all Christians to become holy. Kasi ang alam natin, pag pinag-usapan po yung banal o yung santo o yung mga saints, no, ang iniisip natin yung may pangalan ka, kagaya ng, sino yun, yung nandun. May kilala ba kayong santo? Sinong kilala yung santo? Si San Lorenzo, siyempre. We have to love our own, no? San Lorenzo, sino pa? Yung isa? San Pedro Calungsod. Kasi itong mga ito, si St. Augustine, si St. Francis, no? Si Santo Tomas, St. Thomas, ito yung mga tinatawag na extraordinary holy, holiness, holy people. Sila yung tinatawag natin na na-canonize o na-beatified. Kaya meron silang title na saint, and then pangalan. Kasi ang pinapaalala naman nun ay, siyempre, may nagawang mga dakilang gawain kung bakit sila napili. Kasi ang pumipili po nito, yung mga nanunungkulan sa simbahan natin ng mga Katolika, Romano-Katolika, saan? Sa Vatican. At saka ang proseso po nito napakatagal. No? Hindi lang siguro isa, dalawa, tatlong taon o limang taon. Depende po doon sa taong gustong gawing santo ng ating mahal na Papa.
No? Yun yung tinatawag nating saints. Pero ang hindi natin alam, may mga tao po, no, may mga kaluluwa po na nandun na sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos, na walang title ng saint. Ito yung mga ipinagdarasal po natin na mga mahal natin sa buhay. Sino po ang ano na, wala ng mga magulang, na mayapa na ang mga magulang? Sa tingin nyo ba, mga parents nyo, nasa langit na? Sino makasabi ang kanilang parents nasa langit? Very good. So, hindi natin alam eh. Kasi o, ang pagiging banal, whether you have a title of saint or no title of saint, kasi depende po yan sa awa at pag-ibig ng Diyos. Kaya siya lang ang nakakaalam kung yung mga mahal natin sa buhay ay nasa kaharian na. Kaya tayong mga naririto sa lupa, until now, we have to pray for them. Alam naman natin, bilang mga Katoliko, naniniwala tayo, saan pumupunta ang kaluluwa pagkatapos siyang mamatay? Saan po? Purgatorio. We believe in that. We profess that in our creed, di ba? Sa credo, kapag ano na tayo ng credo, na sumasampalataya ako sa Diyos Amang, di ba? Binabanggit natin yun. Pero meron pa rin mga kaluluwa na hindi pa nakakatuntong o nakakaabot sa purgatorio. Yan po ngayon yung mga, sabi natin, no? Yung nakikita natin, yung nararamdaman natin. Sino po nakakaramdam ng mga ano, ng mga, sabi na natin, kaluluwa? O sabi nila, multo. Sino po? Yun po yun, yung mga yan. Yan ngayon yung nangangailangan talaga ng dasal ng mga nabubuhay pa until now. Siguro ang dapat nating isipin, bukod sa pagdarasal sa mga mahal natin sa buhay, pagdasal din po natin yung mga kakilala natin. Bawa yung mga kaaway nyo na nauna sa inyo, nauna sa atin, pagdasal po na rin natin sila. Hindi po, porque kaaway natin, hindi na natin ipagdadasal. Kasi alam natin, maawain at mapagpatawad ang Diyos. Kaya lahat tayo, we are, ano? Oo po, may pagkakataon po tayong ano, makaakyat sa kaharian ng Diyos. Dahil sa mga dasal, sa mga panalangin, sa mga ginagawa nating pag-alala sa kanila, lalo na kapag araw ng November 1 at November 2. Pero higit sa lahat, ang pinapaalala sa atin ng kabistahang ito para sa ating pong nabubuhay. Kasi di naman natin alam, halimbawa ako ngayon, bawa, kinuha ako ni Lord ngayon, wag naman. No? Alam ko kung saan ako pupunta. Kasi marami pa akong pagkakamaling nagagawa. Marami pa akong mga hindi magkanais-nais na at hindi ako nakakasunod pa sa kanyang mga ipinag-uutos. Ganun po talaga tayo eh. Minsan, ibinabatay natin yung buhay dun sa 10 utos ng Diyos. Ano nga yun? O huwag kang magnanaka, huwag kang papatay, huwag kang mangangano niya. Ang problema natin, nakapokus tayo dun sa huwag kang gagawa ng masama. Lagi natin sinasabi, eh Father, hindi naman ako gumagawa ng masama at hindi ko naman, wala naman akong ginagawa talaga. Wala kang ang ginagawang masama, wala ka rin ginagawang mabuti. Sa tingin natin, aakyat tayo sa langit? Mapapasakay niya ba tayo? Kaya itong mga binasa nating Beatitudes, ito'y mapalad ang mga hamnapis, mapalad ang mga aba, mapalad ang mga nagmimitian. Blessed are the poor in spirit. Blessed are those, ito yun eh.
Actually, ito pong ano na ito, Beatitudes, ito yung sabi nga action na dapat gawin doon sa 10 utos na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi ka lang dapat umiiwas gumawa ng masama. Kailangan meron ka rin ginagawang kabutihan. Para mas sigurado mo, buhay ka pa ngayon, sigurado mo, ikaw ay hahanguin ng Diyos kapag ikaw ay namatay. Hahanguin niya sa kamatayan at ikaw ay isasama niya sa komunidad ng mga banal. Ganun po yung ibig sabihin nito. Ito po yung mga paalala po sa atin. Double reminders eh. Dual reminders. Praying for the soul of our loved ones and our friends and other people. And at the same time, it reminds us to do the things that Christians should always do. O kagahapon, ano kagahapon, o nung ng Biyernes, ano pinag-usapan natin? Ano yung ebanghelyo natin kahapon? Tignan na, kahapon pa lang yan. Kagabi lang yon. Sister, natatandaan kita, nanong ka kagabi. Nasa harapan kita eh. Ano yung pinag-usapan natin? About love. Love God above all and love your neighbor as you love your... Yun. Ito po yun. Kaya kung magagampanan natin lahat ito, pag dumating sa atin yung kamatayan, hindi tayo matatakot. Kasi alam mo, saan ka pupunta. Kaya lang tayo natatakot na mamatay kasi nga nagdadalawang isip ka saan ka pupunta. Sa buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon o sa buhay na walang hanggan kasama si... Sino? Si Taning. Aywan ko. No? Kasi sabi nila, siyempre kapag ikaw ay kasama ng mga banal sa kaharian ng Diyos, masaya. Kasi hindi na kayo magkakakilala rin eh. You are one. Wala nang gender. Kasi you are all, what? Like angels. No? Wala nang gender, wala nang pagkakakilanlan. Kasi lahat kayo masaya na. You have peace. Eh sa baba, anong meron? Kagaya nito. No? Magulo. Hindi nagkakaintindihan, hindi nagkakaunawaan, laging nagbabangayan, laging nag-aaway. That's why, sabi nga na sa amin natin sa panalangin ng Ama namin, di ba? Mapasa amin ang kaharian mo. That is the meaning of the Our Father. We are asking the Father that we have to experience the kingdom of God here on earth. Dito pa lang maramdaman na natin ang kanyang kaharian. Kung tayo ay nagkakaisa, tayong mga buhay, nagpapatawaran, na iniipsan yung galit, no? Inaalis yung galit sa puso, inaalis yung mga inggit, lahat. Sa tingin nyo, hindi tayo magiging masaya? We will be happy. And this is the challenge of these readings of today. Every November 1, ito ang hamon sa atin. Alam ko naman yan eh, alam naman nating lahat, nagsusumikap tayo. Hindi naman tayo nagpapabaya sa buhay natin. Kaya lang minsan, o madalas, talagang bumabagsak tayo dahil because of our human weaknesses. Kaya napakahalagang magdasal, humingi ng tulong sa Diyos, hingin ang kanyang guidance, hingin ang kanyang grasya, ang kanyang biyaya para tayong lumakas laban sa mga tukso. Laban sa mga balakid para tayo ay talagang tawaging mga anak ng Diyos. Happy Fiesta po sa inyo lahat.
Pwede bang batiin natin ang bawat isa ng happy fiesta? Yung happy kayo talaga. Hindi yung malungkot kayo, happy tapos malungkot. Oh. Sige, tanggalin nyo muna ang sandali yung maskara nyo. Tapos sabihin nyo, happy fiesta. Happy feast to all of you.